Guys, welcome back to my video. Sa video ito ay gagawa tayo ng, mapa-appoint tayo ng passport. Ang dami kasi pa nagtatanong, nag-message sa akin kung paano gawin, saan bayaran, ayan. So kaya, gumawa ako ulit. Updated version na to ng pag-appoint ng passport. Kasi yung mga DFA din ninyo, lumipat na rin ng lumipat na ibang lugar. So, at least ma-update kayo kung saan na yung mga DFA nyo ngayon. Okay? So, kung ikaw ay nag-renew, kumuha, o nawala yung passport mo, panoorin mo lang ang videong ito. Tada! Okay guys, ngayon sa video ito ay magbubok tayo ng passport appointment. So, punta tayo sa Chrome at i-type natin yung DFA passport appointment. At dito sa passport.gov.ph, i-click ang individual appointment. At dito sa schedule appointment, basahin ang mga reminders, terms and conditions. And i-click ang box na ito. Then click start individual appointment. And dito sa please select site, mamimili kayo kung saan kayo pinakamalapit na DFA. So halimbawa ako sa Cagayan de Oro, so nasa Tower SM Downtown. Ayan. Then scroll down pababa, basahin ang mga notice, paalala, and i-click ang confirm. Next. So, dito sa Cagayan, ang pinakama earliest appointment is September 18. Next is October. So, halimbawa, magbubook ako sa October 10. Then, may mili kayo ng time. Available time is, ayan. Then, click I'm not a robot. Then, next. Then, dito, isulat na natin yung mga information. Basahin mo na yung mga babala. So, ensure that all details in the name, first name, middle name, and last name, and date of birth are correct. So, ito yung pinaka-importante, guys. Yung first name, pangalan, apelyido, birthday na dapat tama. Na walang mali dyan. Then, click I agree. Then, phone number. Ayan. Then, mobile number. Then, palitan ko muna to. Then, email address. Kailangan active na o open kasi doon sila mag send sa'yo na ang confirmation. Confirm email address. Then, last name, given name, ayan, date of birth. Then, female, civil status. Then, birth legitimacy. Kung ang mga magulang mo ay kasal, ang tawag sa iyo ay legitimate. Pag hindi sila kasal, ang tawag sa iyo illegitimate. Okay? Then, country of birth. Siyempre, Philippines. And, province. Next. Father's information, cameos, given name, then middle name, country, mother's information.
maiden last name. So, apelyido ng nanay mo sa pagkadalaga. And, mali. Last name is Pirami. Given name is, then middle name is, yan. Then spouse last name, dahil ang nilagay ko is married, kailangan kong maglagay ng pangalan ng asawa ko. Last name is then middle name Valentino. Next. Oh, ito mo. Father's name is invalid. Father last name is invalid. Mother pero. Ito yung sinasabi ko, guys. Pag maka-encounter kayo ng mga invalid, so, i-delete nyo lang yan. At i-type nyo ng dahan-dahan. Okay? May lagyan mo siya ng pahinga ba? Ayan. Then, given name, i-delete. Ayan. Next. Ayan. Ano pang invalid dito? Last name, first name. Ayan, pati yung spouse ko. Invalid rin. Ito invalid din. So, i-delete na natin yan. Ayan yung naka-default. Kailangan i-type talaga. B, C, yan. Alam ko yung technique nito eh. Dahan-dahan lang pala ito siya. Yung parang may ano ba? Papahinga. Yan. Huwag kopyahin yung naka-default. Kailangan i-type talaga siya. Pag naka-encounter kayo ng invalid. Diba? Tuloy na siya. So, application type. Ayan, may new, renewal, lost. So, assume na new bago akong kukuha ng halimbawa new, pindot natin nung lalabas. So, yan lang. So, halimbawa naman kayo ay renewal. So, sa renewal, kailangan ang old passport number, date of issue, issuing authority. Dito sa issuing authority, kung saan mo kinuha yung passport dati, anong country. So halimbawa ako nasa Singapore. Dito ako nag-renew dati, tapos umuwi ako sa Pinas, nag-renew naman ako doon. So, dapat ang nakalagay dito sa issuing country is Singapore kasi dito ko siya ni-renew. Pag nasa Pinas, kung nasa Pinas ka, mag-renew sa susunod. Ganun. Basta, kung ano lang, para mas madali kung ano yung bansa, saan ninyo kinuha yung passport na yan. Okay? Then, so since ang pipiliin ko is new, dito muna tayo sa lost, guys. So kung lost naman ang
Kung lost naman kayo ng ano, ang pipiliin is lost dahil naiwala niyo yung passport niyo. So, ganoon din ang hinihingi. Old passport number, date of issue, issuing authority. Kung saan, saang bansa, yan in-issue sa inyo dati. Yes? Okay. For the sake of my tutorial, ang pipiliin ko is new. I mean, application type is new. Yan. Then, basis of Philippine citizenship. I-click lang yan. Click ang birth. Emergency contact person. So, yung kapamilya niyo ilagay niyo dyan. Then, next. Bakit hindi siya ma-next? Next. Ayan. So, complete address. Igpit. Upol. City. Cagayan de Oro. Ayan. Occupation. Wala. So, dyan sa office number and office address, huwag din nalagyan dyan kung hindi naman kayo nagtrabaho sa office. Okay. Oh my God, ang tagal. Ayan. So, personal information, pwede siyang i-edit. Ayan, tingnan yung mga information dyan. Kung tama. Then, pag wala na, kung lahat naman ay tama, i-click na ang I'm not a robot. Then, I am aware that position of blah blah blah, i-click lang yan. Then, click confirm. Please choose processing type. So, dito sa payment na tayo. So, kung gusto mo ng madalian, special processing, 1,200. So, 2 weeks lang ata ito, makukuha mo na. Kung wala kang budget, dito sa 12 working days, which is regular processing. Ayan. Then, please choose a payment method. So, magbabayad tayo sa over-the-counter payment. Ayan. Then, ayan yung summary. Total, ang babayaran is $950. Then, click pay now. So, basahin lang natin to. Ayan. Then, i-click yung box dito sa gilid. I agree. Then, i-click ang proceed to payment. So, ito na siya, guys. Ayan. So, pwede na siyang bayaran sa Robinson Mall, Supermarket, LBC, Pera Hub, ayan, 7-Eleven, Easy Pay. Pero sa video ito ay babayaran ko siya sa GCash. Mas madali. Okay? Sa GCash tayo magbabayad. Ayan. Then, click proceed. Click confirm. So, you have successfully selected na payment channel. Please go to the... Ayan, nawala na. So, punta tayo ngayon sa... babayaran natin yung passport sa GCash. So, i-open nyo lang yung GCash account. Ayan na siya. Remind later. Aha, yung mga nagpa-pop up na yun sa kulito. So, punta kayo sa government. Ayan. View all services. Government. Then, hanapin ang DFA. Yung DFA.
Yan, marami kayong pwedeng, ito yung mga government services nila na pwede kayong magbayad gamit ang GCash. So, ngayon, ang babayaran natin is DFA, yung passport. Ibig, ayan, may pag-ibig, may SSS. Asan ba yun? Hindi ko na makita. Ayan, DFA, ayan. Then, enter nila yung amount. 950 plus merong 50 pesos na charge, so 1,000. Then, and 10-digit reference number. So, punta tayo sa email. Punta tayo sa email, kunin natin yung reference number na sinend ng, ayan, ng DFA. Email. Update. Ayan, ito. Ayan, ito yung reference number. I-copy-paste lang natin yan. Copy. Then, i-paste natin dito sa GCash. Ayan, dito. Ayan. Then, yung mobile number mo. Then, email address, optional, pwedeng lagyan, pwedeng hindi. Then, next. At, tanggalin yung ano. Kailangan zero lang siya. Ayan. Next. So, ang laman ng GCash ko is 34 lang. So, ano lang naman to, tutorial. Kung paano kayo magbayad ng passport gamit ang GCash. So, i-click lang yung next. Ayan. So, you do not have enough GCash balance to proceed. Please cash in via app or any GCash partner outlet. Okay. So, yun lang. Pagkapindot na noon, yun na yun. Confirm. I-click ang confirm. Then, ayan na. Lalabas na yung receipt. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! So, ayan guys, ganun lang kadali mag-book na appointment sa passport. At kung saan nyo bayaran, syempre, according to my video, binayaran ko siya sa GCash. So, napakadali na lang kumuha ng passport ngayon. At napakadali na rin din mag-bayad. So, mag-download na kayo ng GCash para doon na kayo mag-bayad ng inyong passport. Bye, thanks for watching, and please subscribe my YouTube channel.